Yeah. Alam kong alam niya din naman yun. Kasi diba dati, thank you, Aiko. Siya talagang ano siya eh. Konting gibat niya, magpo-post siya. Pero aminado ka naman na ako yung nagdala ng parang private MS sa'yo. Kasi yun nga yung, ano yung, pareho naman kami may pinanghugutan. Hindi porket may sinabi siya is, siya lang yung tama, tapos mali ako. Hindi porket may sinabi ako is, ako lang yung tama and mali siya. Okay. Iba kami ng pinanghugutan. So, walang tama mali sa amin. Huh? Walang tama mali. Hindi yung tanong ko. Ano? Oh. Na dahil sa, inopen ko siya about sa private life. Mm-hmm. Pero may napansin ka nang nagbago din sa'yo. Simula nang nagbago ako sa'yo. I-like, in-open ko siya sa'yo. Na ano, mas... Kasi ngayon hindi ka na masyadong ganun ka open sa public. Unlike dati. Tapos tahimik. Kasi pag open ka, gagamitin nila sa'yo lang palagi yung mga sinasabi mo eh. Kaya... Yun palagi yung ano, sinasabi ko sa kanya. Kaya... Layla din talaga siya sa mga accounts niya ngayon. And pinapakita lang niya sa mga posts niya kung ano yung mga dapat niya lang makita. Hindi yung talagang ganap niya sa buhay. Kasi pansin ko sa kanya dati na puro ganun eh. Like, masyado siyang open. May part naman na okay din, pero kasi hindi naman lahat kailangan yung malaman. So, yun. Kaya lang ang gulo-gulo ng buhay niya eh. Di nga nila alam, nag-gym na ako eh. Basta yun, ano. Sinabi ko kasi ni Rai, buisit yun. Yun, pansin ko sa kanya na sobrang gulo talaga ng nakapalibot sa kanya. Kaya, ang hirap din na ano, nahirapan din akong turuan siya pagdating dun. Kasi nga sanay siya talaga sa ano, na maligalig siya sa public. Pero ngayon, okay naman na siya. And huwag kayong magalit sa akin or sa kanya kasi para sa kanya naman yun. So, siya pa rin yung nagbe-benefit sa nagawa ko na yun para sa kanya. Nakwento ko naman lahat ng buhay ko na sa kanya dito. Yun. Ano pa mga controversial question nyo? Makwento ko siya dati. Makwento ko makwento talaga siya dati. Kaya nga, yung ibang nakwento niya dati, binabalik niya sa kanya ngayon. Eh. Like, iba yung mga nagiging balik sa kanya. Kasi sa sobrang open niya, yung mga kahinaan niya, yun yung mga binabalik sa kanya ng ibang mga ayaw niya. So, parang ginawa nilang advantage yun para masira tong isa. So, yun talaga yung pangit. Sa akin, may mga hindi kayo alam, kaya walang magandang sa akin yung ibang tao. Kasi, nasa akin lang yun. At ayaw kong i-open siya sa public kahit anong mangyari. Pag single dati kasi open. Wala naman yan sa ano sa status ng buhay mo, Min. Masyado lang din kasi siya sigurong na-excite sa mundong pinasok niya nung simula nung pumasok siya sa ano. Doon. Pero wala kasi simula nung na-open siya sa wala kasi hindi akong ano. Mapag-o-openan ng mga bagay-bagay. Pero hindi mo malang naisip na bakit? Bakit sa public or sa live or... Hindi. Wala lang. Ganun talaga. Siyempre, ignorante naman talaga ako dati. Wala akong alam sa... Sabi ba naman? Industriya na ganito. Kaya go lang ako lang go. At least, di ba? Alam ko yung ano, lesson yun. Ano mga tanong mo sa akin? Ano ba? Naging ganun. Wala. Ano pa ang... Ano pa ba? Meet and greet. Ano meet and greet? Ano meet and greet? If ever one day magka-meet and greet tayo, sa ngayon hindi pa, wala pa sa isip namin eh. Hmm. Alam ba ng family na may basher kayo? Alam naman nila yun. Pero hindi sila nangingialam. Ako wala silang sinasabi kasi alam naman nila na hindi din naman dapat pagtuunan ng pansin yung mga ganang bagay. Yung sa Japan pala, hindi ka makakasama. Sabi ka na kanina. Thank you! Magka-hunting lang ako ng Kurobi dun. Pag 2 hours na, mag-end na ako. Bigyan mo labi.
Thank you. Wala ba kayo tatanong? Magtanong na kayo. Yeah, mag-end na ako. Pag na 2 hours. Mahirap ba madami nagkakagusto sa jowa mo? Hindi. Normal yun, pero nasa partner mo naman kasi yan kung paano siya mag-react sa mga taong nagkakagusto sa kanya. No reaction. No reaction. Wala, sabi mo, jowa. Nagbasa ako. At saka normal naman kasi talaga yun, na may magkakagusto sa partner mo, ganun. Dapat nga, thankful ka pa kasi, di ba, sa sobrang dami nakakagusto, tas ikaw yung kasama niya, yan. Kaya gumagin yun. Pero ako, manununtok ako pag may nagkakagusto sa'yo, tas ang kulit-kulit niya, ganun-ganun. Manununtok ako nun. Sisipa pa ako. Sisipa ako. Ano yun? Hindi ko mabasa. Kailangan mabilis yung mata ko. Hindi ko nakikita eh. Ano pa ang tanong? Alam niyo ba, nagpakasal na kami. Tignan niyo yun. Ay, ano? Baka malaman kasi na nagpakasal na tayo. Saka to? Ano ba kita? Ayan. Nakita mo na eh. Ito yung ano ko, yung... Wait lang, hindi ko mabasa iba comment kasi natatabunan ng ano. Ito yung... Halo-halo. Gown. Yan yung pinagkakabala niya kanina, yung AI. Ow! Bakit? Ba't mo binunyag? Halata naman eh. Sobrang obvious naman eh. Kailangan po bang ano? Ano masasabi Nabuntis ko na ano? Nabuntis na din siya. May anak na kami. Oo. Matanda na siya ngayon. Ay, hindi yung picture ko nung nabuntis ako. Gusto ko yung picture ko yung kasal. Ako nang akin lang yun. Ipapakita lang. Ay, iyak ako pag nakikita pati ko eh. Pati na, isa lang. Isa lang. Isa ah! Isa lang nga. Oh, my eyes only. My eyes only. Umiiyak ako. Ano daw masasabi ko? Na nawala yung mga kaibigan mo dahil sa akin. What? Binasa ko lang. Bakit naman dinidiin? Ano? Anong masasabi ko? Kung ba't na... Ano? Anong masasabi ko kasi nawalan ka na kaibigan dahil sa akin? Ayaw magsalita eh. Kasi baka maano siya eh. Ano? Anong sasabihin ko? Ako. Kung ano yung masasabi ko. Sorry. Ba't ka nagsasorry? Naiintindihan ko. Ayaw kasi masalita. Baka maano. Naiintindihan ko naman kasi may mga nawala talaga akong kaibigan nung... Pero hindi ko kasalanan yun. Oo! Ikaw mismo yung umano na. Hindi. Wait lang kasi. Okay. Hindi kasi... Kasi ano eh, malamang ganyan yung iniisip ng iba. Hindi ko lang talaga ino-open pero napag-usapan din namin yan, which is hindi ko naman talaga kasalanan. Kasi... Ha? Naiintindihan ko naman kasi alam ko din aware kayo na simula talaga naging pagkasama ko may ganun. Hindi, ikaw muna mag-explain. Tapos ako mag-explain. Simula nang naging ano, simula nang naging kami. Ayun, simula nung ganun. Madami naman talaga nawala na kaibigan ko. Pero if mapapansin nyo, yung mga kaibigan na nawala na yon is yung mga talagang naka-love team ko. Parang gano'ng mga na-ship sa akin. Diba? Alam niyo yun, yung mga na-ship sa akin, hindi na kami magkakaibigan ngayon. Is kasi, understandable naman na hindi talaga siya komportable. Hindi siya komportable na gano'n. Kasi diba may mga video-video pa na kumakalat pa rin hanggang ngayon eh. Yung mga kalandian ko dati na ano, parang... yung mapapasana, hindi ko na lang ginawa, gano'n.
Kasi syempre, ako kasi aminado ako na kung ako yung nasa position niya, makakakita ng ganun, ma-insecure talaga. Hindi ma-insecure, alam mo, parang masasaktan ka kahit papano, kahit pass na yan. And alam ko, may mga ganung feeling din siya. So, bilang partner, di ba? Bilang partner, syempre, gagawin mo yung mga bagay na para tumigil siya maging insecure ba yung tawag doon? Ba't ako may insecure? Hindi, yung parang ano. Ba't ganun sinasabi mo? Eh, ako kasi ganun eh. Ano? Sa'yo, pero sa akin hindi. Kaya hindi, kasi ang sinasabi mo, ginagawa mo yun para hindi ako ma-insecure or what? Uncomfortable yun. Para hindi maging uncomfy yung partner mo, syempre. And, ayun. Nag-unfollow ako. Oo, pero hindi. Ano, ako kasi yung klase ng tao na okay. Tayo mo kaipag-explain. Wait lang. Sige. Wait lang, di ba? Sige. Ako kasi yung tao na okay lang sa akin kung mawawalan ako ng kaibigan. Hindi lang masaktan yung partner ko, ganun. Okay. Yung parang, I'm okay with losing friends as long as I don't lose you. Mga ganun. Ganun? Mm-hmm. Pero hindi yun sa lahat ng bagay applicable yung sentence niya. Hindi sa lahat ng bagay, yes, so depende sa tao. Mm-hmm. Pero hindi kasi porket, ano, may sasabihin ka pa ba? Natatakot ka? Hindi, sige go. Hindi, ikaw may sasabihin ka pa. Wala naman. Ano sasabihin mo? Wala. Ano sasabihin mo? Wala. Pero ayun, para sa akin, hindi ko naman kasi talaga siya kasalanan. Kasi kusa niyang ginawa yun. Bakit? Ba't napapaawak ka? May chocolate eh. Walang may kasalanan. Hindi, pero kasi, eto. Dati, natanong niya na sa akin yun. Pero kasi, yun sa mga in-unfollow niya na yun, wala talaga akong problema. Ito, ngayon lang din ako magsasabi na about dito. Napag-usapan na namin yan dati. Eh, wala naman talaga kasi akong problema eh, kasi talagang naging kaibigan niya nga yun, tsaka mas nauna niya nakilala. So, wala akong pakialam. Like, kahit na mutuals pa rin kayo, ganun. Pero hindi ka comfy, di ba? I mean, hindi. Pag may mga nakikita lang ako video, pero kasi, dun sa mga taong yun, good naman kami. Like, wala talaga. So, nagulat na lang ako. Eh, hindi. Tinanong kasi niya ako nun. Sabi niya, follow ko ba si ano, si ganito, si ganyan. Tapos sabi ko, wag, kasi wala naman problema. As long as hindi naman sila nag-uusap na parang may something, ganun. So, okay lang sa akin. Kasi nga, magkaibigan sila. And naunang kasama yun talaga. Pero, nagulat na lang din talaga kasi ako nung nag-unfollow siya. Tapos, ang iniisip ng iba dun is, ako yung may dahilan na parang pina-unfollow ko si ano, si ganito, si ganyan. Parang ako yung gumawa. Pero hindi naman talaga. So, wala akong kanalaman dun. Kasi, wala talaga. Oh. And, yun, siya may gusto naman. So, bakit? Ba't ganyan yung tingin mo? Parang, hindi ano? Hindi mo maintindihan eh. Ah, okay. Yung ginawa ko na yun, take it as an assurance. Oh naman, pero as an assurance. Kasi alam mo yun. Hindi, pero thankful talaga ako sa ginawa mong yun. Pero kasi, para ano, kasi ano eh, pwede ko masabihin dito? Oo. Sabihin ko? Go. Hindi, kasi ano, netan dati, ay, kailan ba ito? Basta nang nag-live siya noon, tapos, ano, nagulat ako. Kasi nagalit talaga ako sa kanya, kasi may nakita akong hindi maganda. Tapos ano, tapos nagulat ako sa sinabi niya na, mute ko muna kaya, sabihin ka sa'yo. Oh, yung nagugutom ako, ganun. Hindi. Ano sinabi niya yung nakita mo? Yung ano? Sinabi ko? Hindi, yung sinabi mo sa akin. Ah. Wala nang live nun. Ah, okay. Na ano, na yun nga. Dahil sa'yo, wala akong kaibigan. Oh. Sa kanya din kasi talaga nanggaling yun. Nasabi niya, ano kaya ano eh, matag dito. Nawala yung mga kaibigan niya nga dahil sa akin. Eh, putang ina. Hindi mo dapat para... And then, tapos sabi nagagaya naman yun, and okay na. Pero nagalit ako sa kanya kasi sinumbat niya yun sa akin. Kahit nakusa niya namang ginawa. And wala akong kinalaman dun. Hmm. So, ayun.
Pero sobrang na-appreciate ko talaga na ano, na ginawa niya yun para sa akin. Pero kasi, hindi para isumbat yung mga ganong bagay. Alam ko na panood niyo yung ano, yung sa live. Yung nagko-comment ako, nung ano. Sino ba yun? Yung tropa mong yun? Yung Riri ba yun? Putang na. Men, eto, in-explain ko din sa kanya yun na ano. Okay, gustong-gusto ko talaga siya magkaroon ng kaibigan. Pero kasi, sana naman yung talagang kilala niya, yung kilala niya yung totoong pagkatao niya. Tapos, ano, kasi di ba kahit naman kayo makikita niyo na ano. Hindi, iba pa yun. Parang yun lang din yung ano. Yung doon nag-start din. So, ayun, sinagot-sagot ko siya sa ano, sa comments. Kasi kung wala naman talaga siyang intention dito sa isa, re-replyan niya ako, pero hindi naman siya nag-reply doon. Una, nakita ko na yun, tapos nag-text ako sa kanya. Nanonood kasi ako ng live niya, nag-text ako sa kanya, tapos sabi ko, sino to? Si ano ganyan? Tapos nag-mute siya, nagpunta siya doon. Sabi niya, kaibigan, tapos sabi, bardagulan lang. Tapos sinayaan ko lang, kasi nga, sabi yun nga, kaibigan, akala ko talagang kilala niya personally or ano, ganon. Tapos yung sumunod, yung bumalik, ay, basta yun, tapos sinabi pa niya sa akin, kaibigan daw niya, tapos sabi niya, bardagulan lang ah, gumanon pa siya. So parang, gusto pa niyang makipagkulitan ulit. So bumalik siya, tapos nag-live ulit, hindi nag-comment-comment yung isa. Tapos nabwisit ako sa nabasa ko kasi ano, ano ba yun, nakakagutom ka naman. Alam mo kasi yung ano eh, like hindi naman ako magagalit or what, pag ano, pag mararamdaman mo kasi sa isang tao kung iba yung intention niya. Diba? Kasi pag, iyan kagaya nila ko tingin, syempre nag-aasar-asaran kami, ano, sarap mo, ganun-ganun. Kasi alam ko naman na wala lang. Pero pagdating kasi dun sa taong yun, talagang ano, may something talaga, kaya nabisit ako. So nag-comment-comment ako, ganun. Tapos nag-end siya na, nag-end ka na, diba? Nag-end siya na, tapos lumapit siya sa akin, ano magusto mo, ganun-ganyan. Tapos sabi niya, ano, ano ba yun, kaibigan naman daw niya. Tapos, tsaka huli ko lang nalaman na ano, na nakilala lang pala niya yun sa GC. GC ba? Sa GC, yun. Sabi ko, gets ko pa sana nung una kasi nga kaibigan. Pero nung nakilala lang sa GC, tapos ganun. Siyempre, di ba hindi mo naman personally, ano, kilala yung taong yun. So sabi ko, ba't siya gaganun? Gusto siya gaganyan. So nabisi talaga ako, dun talaga nag-aniting ako. Tapos sabi niya, ano ba yun? Basta may sinabi siya about sa kaibigan din eh. Na ano, na parang, ano ba yun? Yung parang basta, parang, ano, parang, yun nga, nawawalan siya ng kaibigan. Dahil sa mga ganun-ganun ko, yung natatakot siya sa akin. Sabi ko, wala namang masama kung makikipagkaibigan siya. Basta, malinis yung intention sa kanya or what. Kasi ako rin talaga nagsasabi sa kanya na, maghanap siya ng kaibigan niya para ano, para may kasama siya lumabas-labas, kahit sila-sila lang. Kasi ano yun, may tiwala din naman ako sa kanya. Pero, sa mga ganun klaseng tao is wala talaga. And the visit talaga ako sa kanya. Grabe yung visit ko sa kanya noon kung ano-ano sinasabi ko. Tapos sinabi ko, kung, kasi pinagtanggol niya pa sa akin yun eh. So talagang sumabog ako. Tapos sabi ko, kung ganyan yung ano, mga kaibigan na gusto mo, maging kaibigan na lang din tayo. Ganun. Talagang ano, talagang pinagtanggol niya yun. Tapos talagang nag-iinit yung ulo ko. Di ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Tapos yun, sabi niya, ano pa sabi mo nun? Basta nasa utak ko yun eh. Hindi talaga siya mawala sa ano. Paano ako magkakaroon ng kaibigan kung lahat pinagsiselos mo? Ayun. Hindi yun nga. Diba? Kaya sabi ko. Yun yung sabi ko ah. Oo, yun. Yun, tapos in-explain ko sa kanya na ano, na depende naman kasi siya sa tao. Talaga. Kasi, at saka ano, sabi pa niya na may, ano ba yung sinabi niya, nabwisi talaga ako, sabi niya, ano nga eh, naghahanap nga ako ng kaibigan sa TikTok eh. Sabi ko, putang inang isip yun. Ginanong ko talaga siya. Kasi sabi ko, bakit ka maghahanap ng kaibigan mo sa ano, sa TikTok or what, or sa ano, sa internet. Gets ko naman yung iba dito nagkakalala sa ano, internet. Pero iba pa rin kasi yung, ano yung hahanapin mo sa TikTok na parang, uy, kakausapin mo to kasi gusto mo maging kaibigan. Ganun. Siyempre, iba iisipin mo pagdating sa ganun. So sabi ko, ang dami-dami mong mga sisi na nakasama na ito mga nakaraan, ba't hindi yun yung like talagang bigyan mo ng ano, ng chance. Kasi sinabi ko rin sa kanya yun na ano, kaya hindi siya nagkakaroon ng tropa niya na ano, na talagang tropa niya. Kasi hindi niya binibigyan ng chance yung iba na
kilalanin siya or maging kibigan niya. Kasi nga, gusto niya, lagi siya nakafocus sa akin. And ayun naman yung ayoko. Yun yung ano, yun yung ayoko. Yun ko lang din nasabi na ayokong talagang nakafocus siya sa akin kasi may sarili siyang buhay. So, gusto ko, talagang lumalabas siya sa iba kasi iba pa rin yung bonding ng kaibigan sa bonding namin dalawa. Ano yan? Ako na. Okay. Yung dun sa live naman, kasi if nanonood kayo palagi ng IG live ko, nandun talaga yon yung si Riri, nandun palagi yun, pati si Ashi, if lagi kong minamention yun kasi, Ay, iinom ako. Oh, baka may sasalita ka. Tapos, ano pa nun eh, nakilala ko sila sobrang tagal na nun eh. Pandemic yon. Tapos, gumawa ko ng GC, yung no street allowed para sa mga bading. Yun, ginawa ko ng GC yun. Tapos, sumali sila doon. Nagkaroon kami ng mga grupo-grupo. Nagkaroon kami ng mga internet friends, which is, ang tawag ko talaga sa kanila, kaibigan, kasi lagi kami nagdi-discord. Alam mo yun, parang, hindi ko man sila kilala personally, pero ang tagal ko din silang naging kaibigan. Kaya, kinonsider ko sila as kaibigan. Pero, nung pumasok ako nawalan na kami ng communication kasi nag-away-away kami dati noon. And then, so pag nagla-live ako, nandun sila na nag-aano sila, nagkukulitan sila, diba? Lagi sila nagkukulitan. Pero kasi, aminado ako na minsan iniiwasan ko talaga yung mga chat nila doon kasi minsan nakukulitan talaga ako. Eh, dahil sa people pleaser ako, hindi ko masabi. Alam mo yun, parang, uy, tumigil na kayo, ganun. Nakaka-offend na kayo. Uy, parang ganun, parang, parang, hindi ko masabi kasi ayaw kong na-off yung mga tao. Kasi ayun. Hindi, baka tumatawa. Natatawa kasi ako sina-explain. Mali pa. Hindi naman. Pero ayun. Tapos nun, pag live kasi ako sa IG talaga, yun nga, nalagi silang nandun nakikipagkulitan. So, akala ko na laging ganun yung mga kulitan namin. Pero, ngayon lang kasi may ganun, diba? Ngayon lang nagkaroon ng ganun. Yung ganung comment niya. Pero, ayaw mo kasing maniwala dito eh. Hindi ko kasi nakita talaga yung comment niya. Hindi, yun, isa din yan sa kinabwisit ko kasi talagang nakafocus siya sa comment. So, pang ilang beses na kasi yun na feel ko na nakita niya pero dined mo lang niya. Pero, iba kasi yung iniiwa, imposible kasi iniiwa. Pero hindi ko kasi nakita, hindi ko pwedeng ipilit yung... Oo, sige. Hindi ko pwedeng sabihin next. Basta yun, hindi ko nakita yung comment na yun and then... Kaya agad akong pumunta sa kanya. Sabi ko, bardagulan lang kasi tapos nung sinabi niya na sasabihin niya 'yon, nakakagutom ka. Doon ako na paano, parang oo nga may pagka nakaka-off yung ganung comment. And then after kong mag-live noon, di ba after live, basta after na usap namin, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, "Oy, sorry kung hindi ko alam na si Gail pala 'yon na yung nagko-comment." Sabi ko naman sa kanya, sa kanya ka dapat mag-sorry kasi honestly wala talaga ako, hindi ko talaga nakita yung comment na yun. Pero nung sinabi niya sa akin, talagang na-off ako, kaya ayun. Yun. And dun sa, dun sa sinabi ko na dahil sa'yo wala akong kaibigan. Ano naman kasi yun ni may pag talaga galit ang isang tao, may nasasabing, nakakasakit. Hindi naman ako saktan dun eh. Pero may mga sasabi ka dahil sa galit. Alam mo yun? Hindi. Yung sinasabi ko, yung sinabi mong dahil sa akin. Oo. Nawalan ka ng kaibigan. Hindi ako nasaktan dun kasi hindi naman siya totoo. Oh. Ang dabot. Diba? Pero ayun, hindi na rin, well, parang wala na rin ako naramdamanan kasi nga, yung mga sinasabi sa akin ng iba, nagets ko kasi, ganun din yung tingin niya sa akin. So, hindi ko masisi yung iba na kung ba't ganun yung nakikita nila, ganito, ganyan. Sabi ko, ganun din pala tingin mo, kaya siguro may part na ganun din yung ibang tao sa akin. Pero kasi, ang akala mo kasi na sobrang dali lang para sa akin makipagkaibigan. Hindi naman kita, minamadali pagdating sa ganun.
Ilang beses naman na din natin ano yan. Oo, nung kasi nung sinabi mo nung dati na kailangan meron ka din sarili mong kaibigan na nakakasama, gano'n. Nung sinabi mo yun, na-pressure talaga ako na maghanap ng kaibigan. Kaya maghanap ng kaibigan sa TikTok nga po, tangin. Oo, hindi naman, ano, parang mga kakilala, hindi naman, may maging friends tayo. Pero kasi iba pa rin talaga yung pag-literal na kaibigan, hindi yung may masabi lang na kaibigan ka. Iba yun sa ano. Mahirap sa yun, lalo na sa edad ko na. Lalo na alam mo kahit yung mga sisi, hindi ko talaga pinagkakatiwalaan basta-basta. Alam ko naman yun, pero kasi yung part na sinabi ko na makipag-ibigan ka din sa ibang content creator. Kasi ano, ang sabi niya sa akin, eh kaibigan mo din kasi sila, so parang circle of friends lang. Sabi ko, ano naman kung magiging kaibigan mo yung kaibigan ko din. Kasi syempre iba rin naman yung band na mabubuo nyo sa pakikisama ko sa kanila, yung ganun. Oo, pero kasi ano eh, yung mga kaibigan ko nga, pinapakaibigan ko din sa'yo, so okay lang. Iba pa din kasi yung band lang, ano. Oo, yun nga yun din ako na-pressure kasi ikaw may sarili kang friends mo, home friends na tinatawag mo na kahit, halimbawa ngayon, iyayain mo sila, nandiyan sila, pero ako wala. Kahit yung mga ibang sisi, yung hirap na hirap ako itawagan. Kaya nasabi ko yung sa TikTok, kasi alam mo yung sa TikTok, parang, ay, tara, mag-collab tayo, ganun-ganun. Ay, yung sa collab? Huh? Mga TikTok user! Anong collab? Hindi ba nabubunod? Sinasabi ko, hindi. Doon nga magsa-start ang friendship, sa collab-collab. Alam mo naman, bigla, may nakita akong dumaan yan, ay, friends tayo, di din mo. Layo! Nagalit ka kasi nung sinabi ko naghahanap ako ng mga kaibigan sa TikTok. Pero ang layo, mas, hindi ko alam kung ano mararamdaman ko sa dahilan ay sa explanation mo ngayon. Sige, i-explain mo kung ano man yung gusto mong i-explain. Ang hirap kasi maghanap ng kaibigan, internet man o personally. Siyempre, di ba ako, may ABCD ako, isang friend ko. Pero si ABCD, hindi niya kayang puntahan ako para lang makipag-banding. Nasa Pampanga yan. Wala. Even si Miles, hindi din niya kayang pumunta dito. So, napag-iiwanan ako na ako lang yung walang kaibigan. Iba kasi yung friend na kaibigan nating dalawa. Iba yung may sarili kang friend. Ayun. Ano pa? May kasal pa yun? Wala naman. Kung may kaibigan lang ako, hindi naman din ako magiging ganito eh. Pero sana eh, kung susunod mo na magkaroon ka ng kaibigan, hindi ka gaya ng Riri. Hindi mga ganun. Alam ko naman. Kasi wala talagang problema sa akin pag magkakaroon siya ng kaibigan. Masaya pa ako nun. Basta alam lang kung ano, sino talaga yung... Ayun. Hindi kasi pwedeng basta-basta kaibiganin yung mga supporters. Hindi madali yung gano'n. Basta mahirap makipagkaibigan, lalo na yung mga kinonsider ko din kaibigan dati is talagang ginago ko. Siyempre, trust issue na yan. Ang KKJ nyo kasi nag-open kami, tama na, gaganong kayo. Hindi, kasi ang iniisip nila mag-away tayo. Pero hindi, napag-usapan na rin kasi namin ito. So, baluwag na sa amin. Siyempre parang nag-open kami, tama na, huwag na kayong mag-alaw. Eh, putang na, bumalis ka dito. Huwag na kayong siyempre. Si Judith na. Paano kami mag-open kung kayo yung nagle-limit, diba? Diba? Minsan lang kami mag-open ng galit sa inyo, tapos tama na, next topic na. Tama na, wag nang pag-usapan yan. Ano pa? Hindi, pero kung iniisip nyo kasi, kaya pinapatigil nyo yung pag-explain. Ano yun? Okay lang, di naman namin napag-aawayan to kasi. Tapos na to, so na-open lang ulit siya ngayon. Yeah. Inopen namin to ng may guidance, kaya... Inopen na namin to kasi okay na.
inopen namin to ng may gumagabay sa amin. So, yung opinion nila yung kinukuha namin at hindi manggagaling sa inyo. Get like this, boy, what you do to me? You're who I'm thinking of.